Hello everyone, I am Ma'am Kat and welcome to my YouTube channel. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-multiply ng polynomials. Pero bago yun, mas magandang napanood mo yung video natin tungkol sa laws of exponents. Bakit? Kasi yung ilan sa mga diniscuss natin doon ay ia-apply natin sa video na to. Okay, so let us start. So 5x times 9x. Kung mapapansin mo, hindi na natin ginagamit ang symbol na x kapag nagta-times or yung cross pag nagta-times. Dapat kasi, isipin na natin this time na ang x ay isang variable at hindi operation. So kung mapapansin mo, ang ginamit nating symbol for multiplication ay parenthesis na lang or kung minsan pwede rin naman itong symbol na tuldok. Multiplication pa rin siya. So let us start. Itong 5x, tinimes natin sa 9x. In short, isang term, tinimes mo sa isang term, ang tawag natin dito, nagmumultiply tayo ng monomial sa monomial. Kasi one term lang yung 5x, one term lang din yung 9x. So kung ganyan, pwede na tayo magdiretso mag-times. Unahin natin yung numerical coefficient. Ito, yung 5 tsaka yung 9. So 5 times 9 is 45. Ngayon, tapos na tayo sa numerical coefficient. Doon naman tayo sa literal coefficient niya. Ito, yung kasama ng mga numbers. So, xx. Parehas na x. In short, parehas ng base. So, kukopihin mo lang yung x. And then, kailangan mong i-add yung exponents nila. Yung exponent ay yung number nakikita sa taas. No? So, kung wala ka nakitang number dito, pero may x, ibig sabihin, meron dyang 1, na pwede nating i-add. So, 1 plus 1 is 2. Okay? Ganun lang. So, our answer is 45x squared. Let's have another example. So, 2ab times 4b. So, nananatili tayo sa monomial by binomial. Isang term, i-times mo pa sa isang term. Ngayon, gaya na ginawa natin kanina, unahin natin yung merong numbers, yung numerical coefficient. So, 2 times 4 is 8. Yan. Next, ito na tayo sa literal coefficient. AB tsaka B. Mag-umpisa tayo sa A. Yung A, walang ibang kasama. So, you will just copy A. Kaso, yung B, meron siyang katulad doon. Yan, may katulad siya. So, ito, copy the base. Pare silang B. So, copy the base, B. And then, add the exponents. So, yung exponent dito, sabi ko nga, kung wala ka nakita, may 1. So, dito meron ding 1. So, 1 plus 1 is 2. Dalawa na yung B natin. So, our answer is, final answer is 8AB squared. Next. Ganun pa rin. Monomial by monomial. No? So, let us start with the numerical coefficient. Negative 6 times negative 4. Ngayon, ang rule natin, pag tayo ay nagmumultiply ng negative sa negative, the answer becomes positive. So, yung 6 tsaka yung 4, pag tinimes mo yan, 24 at ito ay positive na. Kailan nagiging negative? Pag magkaiba sila ng sign. Kung yung isa ay positive, yung isa ay negative, o kaya negative sa positive. Ngayon, tapos na tayo sa numbers, yung literal coefficient naman na. So, yung A dito, meron dyan 1. Yung A naman dito sa pangalawa, meron siyang 5 as its exponent. So, copy A, and then add natin exponents, 1 plus 5 is 6. Kailan lang natin pwedeng i-add yung exponent kung parehas ng base. Pero kung walang kaparehas, i-copy mo lang. Yun nasa given. Okay, so this is our final answer for this example. Next, yan. So, this time, ang tanong na sa atin ay 2x, i-times mo raw sa x plus 2xy. So, ibig sabihin, yung 2x, itong 2x, ita-times mo sa dalawang terms. So, monomial, tinimes natin sa binomial. Yan. Kapag ganyan na, hindi na monomial by monomial, ia-apply natin na yung distributive property. In short, kung ano yung nasa labas, yan, yung 2x, monomial siya, i-times natin sa nasa loob. So, let us start by multiplying 2x sa first term natin, which is x. Okay? Sila muna yung iintindihin natin.
So, 2x, yan, napapakita ko sa inyo, 2x times x, yun yung una natin gagawin. And then, yung pangalawa natin gagawin, plus 2x times, ito, yan, dito, times natin siya sa pangalawang term. So, magiging 2x times yung second term natin sa loob na 2xy. Okay? So, yun yung isosolve natin. So, gaya ng sinabi natin kanina, umpisa natin sa first term. So, 2x times x. Ang sagot dyan ay 2x squared. Bakit 2x squared? Kasi itong 2, tsaka dito, yung number dito na sa harapan, kung wala ka nakita, merong 1. So, 2 times 1 is 2. Ngayon, ang ating variable ay x. So, copy, parehas kasi sila, so copy the base, and then add the exponents, may 1 dito, may 1 din dito, so 1 plus 1 is 2. Kaya naging 2 yung ating sagot sa exponent. Tapos na tayo dito, dito na tayo sa second term. Bakit plus ang isusulat ko, parehas naman sila negative. So, hindi natin paproblemahin yung sign. Next, 2 times 2 is 4. And then, x times x is, copy the base, x. Add the exponents, may 1 plus 1 dyan, so 2. Pero, ang y, dito, walang y, dito meron. So, just copy y. Okay? So, our answer is this. 2x squared plus 4x squared y. Okay? So, dinistribute lang natin yung ating factor sa papunta sa loob. Another. Yan. So, ito naman, monomial by trinomial. Bakit trinomial? Kasi ito yung first term, second term, third term. So, ganun pa rin yung gagawin natin. Distribute lang natin. Umpisahan natin sa 3a, i-times natin sa 4. Ayan, 3a, i-times natin sa 4a to the third power. Yan. And then, yung susunod nating sagot dito, i-times natin sa, so plus muna natin, no? Yung 3a na nasa labas, i-times natin sa second term natin sa loob, that's negative 2a squared. Tapos, add ko ulit ng plus sign, ito naman pangatlo. Yan. So, 3a, i-times natin sa 5. Napansin nyo, itong nasa harapan, yan yung tinimes natin sa lahat ng terms na nasa loob. Yan. So, mag-proceed na tayo. So, 3 times 4. Dito muna tayo, ha? Dito muna tayo. Yan. So, 3 times 4 is 12. Pareha silang A. So, copy A. 1. May 1 dito. So, 1 plus 3 is 4. And then, tapos na tayo sa first term. Ayun, okay, tapos na tayo minultiply sa first term. Dito naman tayo. So, 3 times negative 2. Dahil magkaiba ng sign, so magiging minus na to, or negative. Negative 6. And then parehas na A, mayroong A dito, may A dito, copy A. Ngayon, dito, sabi nga natin, dito may 1 dyan. So, kung parehas naman na A, copy the base, add the exponent, so 1 plus 2 is 3. Tapos na tayo dito. Ngayon, dito na tayo sa pangatlo. Ngayon, 3 times 5 is positive 15. Oops. Yeah, 3 times 5 is positive 15. Ito, may variable dito. Dito, wala. In short, copy mo lang yung given. A na lang. No? So, ito na yung ating sagot. Final answer is 12a to the 4th minus 6a cubed plus 15a. Next, for the last example na tayo. Dito naman, ay hindi pa tayo last example. So, dito naman, meron tayong 1, 2, 2 terms. I-times natin sa 2 terms. So, ang tawag natin yan, nagmumultiply tayo ng binomial sa binomial. At kapag tayo ay nagmumultiply ng binomial sa binomial, meron tayong method na pwedeng gamitin. And we call it the FOIL method. So, ano ang ibig sabihin ng FOIL method? Okay? So, ibig sabihin yan, yung F, yan yung ating first terms. Yung O ay yung outer terms. Yung I, we call it the inner terms. At yung L ay ang ating last terms.
Saan natin titignan yung first, outer, inner, last? Okay? Diyan natin titignan yan sa given. O, tandaan po ha. Ito yung first. Yung unang term mo dito at yung unang term mo dito. We call it the first terms. So, i-multiply daw natin yung x na yan. So, x times x. Next, ang outer terms naman ay yung first term dito at yung last term dito. Nakikita mo na sa bandang labas siya. Kaya tinawag na outer terms. No? So, ibig sabihin, magiging x times 5. Next tayo. Inner terms. I, inner. So, kung may outer kanina, merong inner naman ngayon. Ito yun. Yan, nasa bandang loob siya. In short, 1 times x. At kapag naman, balik natin yung sulat kanina dyan. Yan. So, burahin natin yung inner terms. At kapag naman L, ang tinatawag natin ay last, yung last dito sa una mo at last din dito sa pangalawa mo. So, magiging 1 times 5. Yan. So, tapos na natin i-identify yung FOIL. I-times na natin itong mga to ngayon. So, kunin natin ang product ng mga yan. Sabi natin kanina, kung ita-times natin ang x sa x, na parehas ng base, copy the base. And then add the exponents. May 1 dito, may 1 dito. So, 1 plus 1 is 2. X squared. Next, 5, x tsaka 5. Dito, sa harapan nito, merong 1. 1x. Yun nga lang, hindi na natin sinusulat yung 1 kasi obvious na dapat yon. So, yung 1 na yon i-times natin sa 5, magiging 5. At dahil wala tayong ibang variable, kundi yung x lang, copy. So, magiging 5x. Ganon din dito sa ating inner terms. Yung inner terms natin, 1 times x yan. So, merong 1 dito sa harapan ng x. 1 times 1 is 1. And then, copy x. Pero, hindi ko na isusulat yung 1. Kasi, dapat yun ay maging invisible na. And then, 1 times 5 is 5. Yan. Meron na tayong mga sagot. Ngayon, ang gagawin lang natin, i-combine natin tong mga to. So, let us start with this. X squared. Yan. And then, itong dalawang to, parehas silang x, at pag prinas natin sila, plus po ha, hindi multiplication. Pag prinas natin sila, pinagsasama natin yung numerical coefficient nila. Bakit natin pwedeng pagsamahin yung dalawang yan, parehas silang or x, similar terms sila, or like terms sila. So, ibig sabihin, 5, kung may 1 dito, kanina, so 5 plus 1 is positive 6, grupo ng mga x yan. And then, itong 5, hindi natin pwedeng isama kasi 5 lang siya. Constant. Ayan. So, ito na yung ating final answer para sa tanong na ito. Yan po. Ulitin natin, x squared. Ito yon. 5x, pinagsama natin sa x, naging 6x. And then, yung last term natin ay 5. Please subscribe to my YouTube channel, Project Kath. Thank you for watching.